organic, non-toxic, all natural. So, kaya na naka, ano tayo dyan, naka-pattern lang tayo dyan. Hindi tayo pwede maglagay ng toxicity sa ating products. Next. New FDA compliant label. Dito po, nagkaroon ng maraming usapan. Nung tayo ay sumunod, nag-comply sa FDA or Food and Drugs Administration. Next. FDA compliant, ano po ba yun? Gano'n ba ka-importante na mag-comply tayo sa FDA? So, very important po yan na mag-comply ang isang company sa FDA. Nakalagay po dyan, ang FDA po is a mandatory requirements po yan by the law. Kanino po, ano pong law ang dapat natin sundin, okay? Ito pong law na to is a guidelines recommended by agencies that control authorization and licensing. Ito pong batas na to ay hindi ba ito? Ay kailangan natin mag-comply because para sa ating license. Ito na tayo. Okay, ito ang kahit ito po. Authorization and licensing. Saan balik mo na? So, meron kasing mga networking company na nag-distribute without compliance sa FDA. Tama po? Yes. Okay, so tayo, hindi po natin yung ginagawa. Especially ngayon, ang WAMERA natin ay number one na. So, kailangan natin mag-comply para makasecure po tayo ng license. And yung GMP po stand for high quality and do not pose any risk to the consumer or public. Pag may GMP ka, ibig sabihin ang products mo ay safe. Clear po? So, again, let's meron na po tayong GMP. At meron na rin po tayong license to distribute the original WAMERA. Ama po? Okay. So, ito po ang nagiging issue yung maltodextrin. Yan. Alam niyo po, lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa. Okay? Merong natural and synthetic. Bakit may natural and synthetic? Alam niyo po, kayang gayahin ng chemicals ang anumang natural. Kaya kailangan, alamin natin yung natural and synthetic. Okay? Ang maltodextrin po, merong natural and synthetic. Ito po ang organic maltodextrin. Ginamit po natin siya as binder. Okay, starch po yan. So, pag hindi po natin nilagyan, ang mga extract na ingredients natin, ng especially sa WAMERA, pag yan nilagay mo sa air dry machine, no? Cold air dry, magiging sticky lang po siya. Sticky substance na lang siya. Wala kang makikita na any powder. So, sa lahat ng ating extracted materials, fruits and vegetables na laman ng WAMERA, kailangan po silang may hawakan or binder. Para pagkatapos silang isalak sa air dry machine, hindi po kasi niluluto ang organic mo, babagsak siya as a powder. May makikita tayo. Okay po ba yun? Clear po. Next. So, ito naman ang artificial maltodextrin. Ito po ay hindi binder. Ito po ay chemicals. Ang purpose po ng chemicals or artificial maltodextrin is to sweeten substance, pampatamis. Kadalasan po, maltodextrin ang name niya, dextrose, dextrin, glucose, invert sugar, maltose, corn syrup. Yan po, sweeter than sugar. Kung ang effect po ng organic or natural maltodextrin is binder, serves as binder, ito naman, sweetener, makes us fat and diabetic. Yun naman. So, magkaiba po, tama po? Same name, maltodextrin, artificial and natural, iba rin ang usage nila. Clear po? So, definitely, we do not use the artificial maltodextrin. Kasi, wala po sa history ng esensa yung uminom ng WAMERA nagka-diabetic. Meron po ba kayong kilala? Wala. Ang alam ko, na-address nito ang diabetic issue. Tama po? Meron tayong mga testimony
sa diabetic. Okay? And next naman, what's deal with the citric acid? Meron din po kasi nakasulat sa ingredients na citric acid. Meron din po siyang synthetic and organic plant-based. But actually, ang tinatawag po synthetic citric acid ay hindi po siya chemicals, pero cheap method. Okay? Next. Ito po ang citric acid na cheap method na ginagamit din po sa pagkain. Okay? Ito po ay galing po sa mold. Fermenting mold. Alam natin, ang mold, nakikita yan sa nabubulok na pagkain. Tama po? At hindi na po tayo dapat mag-consume ng mold. Hindi na po yan safe sa human consumption. Pero dahil sa kanyang lasa na maasim, no? Dahil bulok na nga, may molds, maasim, ginamit ito sa production ng food. Actually, ito po, ginamit itong cheap method na to as citric acid. Ginamit po yan, discovered in 1917, ginamit po yan as vitamin C. Yung mga tinatawag na ascorbic acid. Yung mga cheap ascorbic acid tablet. Kaya sabi ng mga doctors, physician, do not swallow in empty stomach. Kailangan full stomach. Kasi naglalaman siya ng matinding acid or waste sa katawan. At yung pagpapainom sa bata, okay, nag-cause po yan ng early tooth decay. Kasi kaya niyang sirain ang tooth enamel. Yun po ang effect ng cheap method ng citric acid. Okay. So, tingnan naman po natin ang kaibahan ng organic citric acid. Ang citric acid po na nakalagay sa ating bottle ay citric acid in a natural component. Ibig sabihin, lahat po ng fruits and vegetable content ng guamera ay merong citric acid. Yun po ang natural component ng mga ingredients na yon. Actually po, ang citric acid prevents kidney stones. Meron tayong mga testimony like si Sir Jeff, no? Antioxidant, skin care, skin color, sore throat. Nakaka-address pala siya ng mga ganyan. Yung natural citric acid. At yun din po ang panggamit ng guamera itself. Kaya kung ang guamera natin ay mayroong fermentation. Kahit hindi mo siya ilagay sa ref, nagkakaroon po siya ng fermentation because of the natural citric acid content ng mga ingredients. Clear po? So, wala tayong inihalong citric acid. Okay, next. What is the red 40 food coloring? Dangerous ba yan sa health natin? Okay, pagdating po naman sa mga colorant, meron pa rin pong natural and artificial. Meron po tinatawag na synthetic dye. Ito po yung red 40. Sa kaalaman ng lahat, very dangerous po ang red 40. Actually po, contribute to cancer po yan. Synthetic dye derived from petroleum. Galing po yan sa petroleum products or waste ng petroleum. Ang red 40. Intended po niyan na i-color or colorant for the food. Sabi nga po dito, wide usage po sa US ang red 40. Pero ang cost, ang effect po niyan, contain contaminants that may contribute to cancer in human and could trigger hyperacidity in children. Red 40 damage the DNA of mice. So, talagang ano po yan, kumbaga fatal ang effect niyan. Especially kung umiinom ka everyday ng may red 40. So, dito po ba sa atin may naka-encounter na kayo ng problema habang umiinom ng guamera, namatay or nagka-cancer? Or nakakatawid sa cancer? Dating cancer patient, ngayon hindi na. Tama po? So, definitely, hindi tayo pwedeng maglagay ng red 40 colorant kasi po tayo ay non-toxic. Okay? So, tingnan po natin sa natin nakuha ang deep red color ng guamera. Dito po, nakita niyo po, dinispray po nito ang mga nature colorant. Ito po ay ginamit ng mga naunang doktor. Okay? Ang palatandaan nila sa mga
prutas o gulay na ihahatol sa mga may sakit through the color. Okay? Pagka red daw po, let's say red fruit or red na cabbage, red vegetables, no? Ito po is to help your heart strong. Yan ang palatandaan nila. Anything that red can help your heart to be strong. Okay? And the orange naman, protect your, ano to? Eye health. Okay? Like the carrots. Okay. So, kailangan ko yan ngayon. Medyo malam. Okay? And the yellow is for immune system. Tama, sir? Medyo malam. Pagka naman yellow is to boost our immune system. The green po provide strength for our bones and teeth. Okay? Blue purple helps our memory and improves mineral absorption. And yung white po color po, like garlic, onion, lowers and boosts our, ano yan? Again? Ha? Blood. Blood circulation natin. Improve the blood circulation. Yung mga white garlic. Okay, so yan po tinatawag na nature colorant. Kasi may nagsasabi, pag daw in-extract na, wala ng color yon, hindi po mali po kayo or mali po sila. Actually po, nature colorant, food that contains natural red color like paprika, beet juice, carotene, red cabbage. Nagko-contain po yan ng natural red color pag in-extract. Okay, sino po nakarinig dito pag in-extract na wala color, it should be colorless. Meron po, di ba? May nag-a-analyze na din ang information. Mali po yun. Okay? Next. Ang nakakatuwa po, even sa research, pinapatunayan po, no, na ang boomerang, fruits of the pandanus family have specific characteristics that distinguish, sabi rito, them from other fruits, including their very concentrated red color. So, ang boomerang pala, pag in-extract siya, ang distinction niya to other fruits, yung kanyang, sabi po dito, concentrated red color. Kaya kung may nakikita po kayo with boomerang ingredients, and then wala silang red color, but kulay ihi, magtaka na kayo. Tama po? Parang meron yata. So, may kulay po yun. Okay. Kaya lang, syempre, meron yung mga naninira sa atin ngayon. Okay. So, pinapatunayan naman natin na wala tayong inihalong mga ingredients na harmful sa aming katawan. Eh, bakit meron mga ingredients na nakalagay sa bottle? Okay, pinagsabi po tayo ng FDA ng mga sample products natin, ano, bottle. Ito po ang trabaho ng FDA. FDA personnel evaluate its physical appearance like texture, taste, and color, which serves as a kind of code that allows them to identify products on site. May code po na ginagamit ang FDA. So sila po ang nagbigay ng evaluation doon sa ating products. Yun ang halang po, kalungkutan na, nakakalungkot nga po, wala pa po regulation sa organic ang FDA. So, yan po yung code na ibinigay sa atin. So, we must follow. Clear po? Sila po ang nagbigay ng lahat ng definition yan na nalagay sa ating bottle. Okay, next. Meron po yung mga information no, na gather namin from Natural Science Foundation sa University of California. Ito po is with regard to study of organic, no? Organic chemistry is the study of carbon compounds, nearly all of which also contain hydrogen atoms. Yan ang mga pinag-aaralan when it comes sa organic chemistry. So, isa dito po sa kanilang lecture, no, na ito po ay, kumbaga, na-discover ng isang German scientist way back 18th century. Isa po sa lecture nila is the general characteristic of organic molecules. Okay? Now, parang po saan ang lecture nila? The skills to develop
So, to recognize the consumption, the composition, and properties typical of organic compounds. Paano natin makikilala ang isang organic? Okay. Organic in the original sense, it is derived from living organism. It possesses a vital force found only in living system. Pag sinabing organic, galing po yan sa buhay ng mga halaman. Okay? Ina-extract po yan sa kulay ng ating bumera. Okay? Next, organic foods generally are foods grown without synthetic pesticides or fertilizer. Para mo sabihin or i-claim na organic ang produkto mo or the bumera, dapat yung mga content niyan, mga halaman or prutas na nakalagay dyan, ay hindi dumaan sa pesticide. And without synthetic, and of course, wala rin synthetic or chemical pesticides. Ganyan po yan. May mga regulation po yan. And organic is a volatile substance liable to change rapidly and unpredictably. Pag sinabi kong organic, wala po siya standard color, standard taste, at nagbabary po ito. Kasi sabi nga po ni Sir Louis, yung ibinadel 3 months from now, or kaya 3 months before, iba ang color niya sa production today. Kasi po, nagkakaroon ng moisture. So, nagkakaroon ng pagbabago. Since organic nga po ito. Okay? And, sabi nga po dito, nagbabago po ang mga organic. Depende rin po sa climate, depende sa soil. So, hindi po siya uniform. Okay? Next. The natural laws of organic compound is there is no clear distinction in the chemical or physical properties among organic. Ito pong chemicals na naririnig nyo, chemicals din po ang tawag ng science sa mga nutrients. Chemicals din nun. Pero not synthetic chemicals. Organic or natural chemicals po ang sinasabi dito. So sabi po dito, ang natural laws of organic compound is there is no clear distinction. So kung mag-iba-iba ng color, mag-iba-iba ng taste ang ating camera, natural po yun. Tama po? Depende sa climate, depende yung pag-produce, okay? Depende rin po yan sa production. Nagkakaroon po ng pagkakaiba. Minsan nga po yung prutas, di ba yung buko, same po yan ah, puno. Pero pag tinitak mo buko, iba-iba laman yan. Merong masabaw, merong malaman, tama po? At minsan dahil sa isang puno, merong matamis na matamis, merong maasim. Ganun po ang organic. Hear po? So pagka tinawag niyo po ang isang produkto na meron siyang similarity or talagang standard ang kanyang taste, ang kanyang color, hindi na po yun tatawagin organic. Tama po? Yan po ay chemical-based na po yan. Kasi sa chemicals, nare-regulate po nila eksakto ang kulay, eksakto ang lasa, eksakto. Kasi po, tinitimpla po yun. Tama po? While sa atin po, wala tayong pinalaman sa pagtitimpla. We just mix it. Wala tayong ginagawa sa mga powder natin. We just mix it. Kung ano yung dumating na powder, we just mix it. Clear po? Okay. So, wala tayong binabago. Next. Nature is so smart and put the medicine inside the foods. Actually, isang way din po ni God yan para hindi magaya ang foods. Nalagay ko na. Alam niyo po, ang fruits and vegetables, no? Makikita lang po natin ang importance nila sa efficacy, kung anong effect sa katawan. Ganun po yun. Pero sa mga halaman, depende po yan sa soil. Pag-cultivate, depende po. So, there's no way po para magaya nila yung effect ng fruits and vegetables or organic. Clear po? Yes. Ang nakakatuwa po, meron pong mga authority para malaman po yung mga molecules and atoms. At kadalasan po, ang
may trabaho niyan ay chemist or scientist. Inilipyo ko po sa inyo kung ano trabaho ng isang chemist or scientist. A chemist is a scientist trained in the study of chemistry. Chemists study the composition of matter and its properties. Chemists carefully describe the properties they study in terms of quantities with detail on the level of molecules and their component atoms. Chemists carefully measure substance proportion, reaction risk, and other chemical properties. Meron pong nag-aaral tungkol dyan sa mga atoms, okay, and mga molecules. Ayan. Ito po ay ang mga chemists and scientists. So, bakit po natin ito nire-review? Kasi kadalasan po, kung sino ba yung hindi authority, siya pa yung matapang magsabi na ang kanilang produkto ay original at ang esensa ay fake. Ah, diba? Sila pa ang bumibira. Parang ganito lang yan eh. May isang doktor na naggagawa ng surgery. Tapos ito pumasok yung janitor. At sasabihin kay doktor, "Dok, mali ang ginagawa mo. Hindi tama yan. Ikaw ba papayag ka papalitan nung doktor na nag-o-opera sa'yo papagalit yung janitor? Papayag ka? Siguro pag pumayag ka, patay ka na. Tama po? So walang karapatan ang janitor magsabi ng mali sa doktor, sa ginagawa niya. Tama po? Yes! Okay, next. At tayo po, luckily sa esensa, we are blessed. Our president is also our formulator. Yes! Yan ang advancement natin sa kanila. Okay? Huwag natin kalimutan, si Ma'am Joy po ay Filipina scientist. U.S. trained chemist, 10 years B5 officer in research, no? Production product formulator for over 300 dermatologists, consultant of some pharmaceutical company, owner of the 25 years old manufacturing company, Links Nia Medica. So, capable na si ma'am? Yes! At siyempre si Sir J.P. rin, di ba? So silang dalawang mag-ina nagtutulong para maging maayos po ang kalusugan natin at ang pamilya natin. Tayo po talaga sa esensa ay blessed. Alam niyo po kung bakit? Ang ating pong scientist, hindi lang po siya basta scientist and licensed chemist. Credible pa po. May credibility. Tama po? Yes! Kakailangan ba natin sinisiraan yung chemist natin? Yes! Sabi ko nga po sa mga ibang, sa ibang speech ko, di ba? Kung may pangarap kayo sa buhay nyo, isama nyo sa pangarap nyo na manatili ang esensa. Pag nawala ang esensa, wala lang ang pangarap natin. Tama po? So kailangan lagi tayo nasa likod ni ma'am. Handa kang paglaban ng esensa. Okay ba yun? At sino ba ang supplier ng esensa? Eto pa, hindi raw tayo original. Ang supplier po natin si Dr. Nishigaki, a scientist doctor. Okay? So sila, wala na silang pinakikitang formulator, hindi ba nila maipakita kung sino ang source nila? Nang kulay yelong buwamera. Kulay ihi? Kulay ihi daw? Diba? So, pwede ba? Pwede ba natin tawagin ngayon? Original buwamera from Esensa Natural. Sabihin niya natin, original buwamera mix from Esensa Natural. Wala nang gagamit ng buwamera. Original buwamera lang from now on. Okay? Kasi tayo ang may rights gumamit noon, hindi sila. Huwag natin ibigay sa kanila. Okay mo ba? Wala silang karapatan gamitin ang word na original. Tayo lang. Okay? Because war ends when fate begins. Sa nakita natin, katangian ng ating kumpanya, from the management, si Ma'am Joy, diba? Our products, kailangan pa pagkatiwalaan?
kailangan. Kasi po, sabi nga po ni Ma'am Joy, wala akong kinalaman sa camera. I just mixed it. Wala akong, mga binilagay ng mga chemical to preserve it. Wala. They just extract it and then mixed it. Okay? So, kung naniniwala tayo sa efficacy kasi ng esensa, camera, original, ito po ang mga testimony. Sabi ko nga, sa Pilipinas pwedeng magbayad. Pero ang dami na. So, lalang yung payroll natin, di ba? Remember, binabayaran sa esensa yung magtatrabaho. Tama? Hindi tayo nagbabayad ng mga testimony. Okay? At halos lahat po, sa pagkakaalam ko ng leader, nag-leader sila because meron silang testimonials. Tama ko ba? Yes. Tama. Tingnan niyo po ito. Outside the country na to, Netherlands. Arab people loyal user. Paano mo babayaran yung mga yan? Tama po? Pwede nilang gayahin ang kulay, ang lasa, pero ang hindi nila kayang gayahin sa esensa, the original camera, is yung effect. Tama po? Sa effect tayo magkakatalo. Okay? Next. Like this one po. Ayan. Nabuntis. Hindi po siya nabuntis ng camera original. Kung hindi po, nakatulong ito para isaayos ang kanyang body system. Next. Eto na tayo. The baseline ng leadership is trust. Kailangan po, kung gusto niyong magtagal sa esensa, meron kayong concrete trust. As strong as iron. Hindi po concrete face. Strong as iron. Napalungo ka. Kasi po ang esensa, sa mga narinig natin, ano, kanina, grabe po. Esensa po pala is a company that continues evolving. Talaga, ang esensa talaga is para sa improvement ng bawat buhay ng mga tao. Tama po? Yes. So, kung ikaw wala kang trust, hindi mo lang nakita yung isang gusto mo, wala nang, walang ID. Wala, bumitaw ka na. So, ID lang, wala ng pangarap mo. Diba? Meron naman dito, no, nasa loob na lang esensa, nakatingin po sa iba. Huwag na po. Dito lang tayo tumingin sa esensa. Alam niyo po kung bakit? Esensa is a part of God. And dito na lahat, okay? From the owner, from the president, products and management, nasabi ko po sa inyo, ang commitment po, grabe. Ano po commitment ng esensa? Happy family, brighter future. Gusto niyo po ba yun? Yes. Nakita na natin marami ng evidence. Tama po? Yes. So yung mga maniniwala sa esensa, magkakaroon ng trust as strong as iron, susunod na kayo po. Yes. Yung mga hindi naman makamadidevelop ang trust sa esensa, pwede na kayong umalis. Sabi nga ni Sir Chico, the door is wide open. Kaya lang, pag lumabas kayo, hindi na kayo pwede bumalik. So, anong pipiliin natin? Diba po? Kailangan po tayong may trust. Very important word, and to pray over the company. Every time po. Kasi ang success po natin, nanggagaling sa blessing ni God. Okay po? Next. Your wings already exist. All you have to do is fly. Lahat na po itinuturo namin sa inyo. Kung meron po kayong hindi naiintindihan, go to your upline. Pwede yung magtanong. You can ask. But never spread gossip. Masama po yun. Pag success, spread mo. Tama po? Like yung ginagawa ng ating mga partners. Alam niyo po, nakikita niyo ang mga effort sa esensa. Kung kayo po, meron din kayong mga hidden talents dyan, welcome din po kayo i-share nila. Dito po sa esensa is an open opportunity. Lahat po nabibigyan ng chance, no? I-share niyo lang po. Tulong-tulong po tayo, we're one happy, big happy family. Next.
And whatever blessings we receive, please pray for the company. And dear God, thank you for everything. Lagi po natin bigyan ng kapurihan at pasasalamat ang Diyos. Wala pong magaling sa isensa. Puro lang po tayo obedient kay God.